Pasintabi ho muna sa ating mga listeners, mga viewers. Medyo maselan po ang nilalaman ng ating pong susunod na balita. Itong ating police report, isa pong ama ang patay, anak critical, habang yung ina naman ay sugatan. Matapos ho yung nangyaring pamamaril doon sa may bahagi po ng Cebu. May update po dyan ang Bombo Radio Cebu. Patay ang isang ama habang nasa critical na kondisyon ang kanyang anak sa pamamaril sa lungsod ng Asturias sa hilagang kanlurang bahagi ng probinsya ng Cebu noong Linggo ng gabi, Oktubre 13, 2024. Kililala ng mga pulisya ang biktima na si Jasper Tito Zorilla, 46 na taong gulang, at si Jericho E. Chavez, 24 na taong gulang. Batay sa inisyal na investigasyon, pinasok ng sospek ang bahay ng mga biktima at pinagbabaril ang ama. Dahilan, mabilis siyang dinala ng kanyang asawa at anak sa malapit na ospital sakay ang motorsiklo sa kabilang bayan ng Balamban. Gayunpaman, nang makita ng sospek na patungo sa ospital ay sinundan niya ito. Nang maabutan ay muling binaril ng sospek ang ama ngunit tumama ang bala sa ulo ng anak na nakahawak sa katawan ng ama habang nagmamaneho ng motorsiklo ang kanyang ina. Dahil dito, nawala ng balanse ang motorsiklo at nahulog sa kalsada. Naisugod pa sa ospital ang 3 miyembro ng pamilya ngunit idineklarang dead on arrival ang ama. Samantalang nananatiling naka-confine ang anak at nasa critical na kondisyon sa ospital. Sa salaysay ng mga saksi, kinilala ang sospek na si Michael Sabaroso, residente ng Barangay Singsing, lungsod ng Balamban. Voluntaryo namang sumuko ang sospek sa Balamban Police Station at kasalukuyang nakakustudiya sa nasabing otoridad. Mayroon tayong shooting incident involving isang magulang at isang anak na lalaki. No? Nangyari ito sa Barangay Uwak, Asturias. And then nung nakita ng anak niya na binaril ang tatay niya, agad-agad naman ito ni-rescue. No? Itatakbo sana nila sa ospital. Nung sinakay na nila sa motor at ang nanay naman nito ang nagda-drive, kasama ang papa niya na which is a victim, dadalhin nila sa ospital at hinabon sila ng gunman at tinuloy ang pamamaril. At sa kawing palad na tumama sa ulo ng anak. No? Yun yung nasa ospital ngayon, dinala natin sa sin. Ating napakinggan si Police Lieutenant Julius Garcia, ang hepe ng Balamban Police Station. Mula rito, sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bombo Kenapor para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!